Okay. What's up, guys? Welcome to another video. Kwentuhan lang tayo, guys, kasi I want to tell you something and I hope that it could help you. Kasi napansin ko, lahat ng tao, ito yung dinadanas nila ngayon. It's mental health. We're suffering, we're enduring, so we need to talk about it. These are the three things that help my mental health. Kumbaga, ito yung nagsisilbing reminder sa akin. Kung si Agot, ang reminder niya sa sarili niya is always love yourself. Ako, ito yung mga reminder ko, tatlo. So, ayun, let's get into it, people. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. So, the first one is, kung may pinagdadaanan ka, daanan mo lang. Huwag kang i-standby dyan. Kumbaga, yun yung pinakauna kong sandalan, yung kasabihan na yun, it was said by my mom when I was having a hard time. Stressful person na ako eh. I take things, lalo na yung mga malilit na bagay, ginagawa ko siyang problema. Yung mga problema ko yun, hayaan ko lang, dadaanan ko lang siya. Kasi I know, in some point in time, it will soon pass. Kasi andyan si Papa Jesus. Kumbaga, binigyan niya lang tayo ng pagsubok. And hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang harapin, di ba? Life is not easy. Pero life is about cherishing, tama ba yung word ko na ginamit? The lessons that is part of the problem. And huwag mong kakalimutan na may kasama ka palagi. Kasi andyan ang pamilya mo, andyan yung mga kaibigan mo. At talong lalo na, andyan si Papa Jesus para sa'yo. The second one is don't let your thoughts control you. Nabanggit ko na to dun sa last video ko. Ba't ko hahayaan na kontrolin naman ng mga thoughts ko na to? It's just a thought, guys. It's just a thought. When you entertain those thoughts, it will materialize. Pero once na hinayaan mo lang siya, bigla lang siyang mawawala. Well, it's your choice not to think about it. It's your choice to think about it. It really depends on you. Isa rin dun sa naalala ko is, the mind is the playground of the devil. So, kung nagpapatalo ka dun sa mga thoughts na yun, parang nagpapatalo ka kay devil, di ba? Kay Satan. Kaya, kung kaya mo, labanan mo yung thoughts na yun, huwag mo siyang i-entertain. Kasi, there would come a time na mawawala siya. So, ang gawin mo na lang is make yourself busy. Kumbaga, gawin mo yung mga gusto mong gawin, mag-play ka ng music, sumayaw sa'yo ka, kumanta-kanta ka, and talk to your friends, talk to your parents, and talk to the people that you trust. Kasi once na nangyari yun, mawawala yung mga thoughts na yun. Huwag mong hayaan na masira ng thought na yun yung araw mo, buong araw mo. Kasi sayang yung time, guys. Pag lumipas yung oras, hindi mo na yung mababalikan. So instead, be present at the moment. Or kung hindi mo talaga kayang yung thought na yun, i-recognize mo siya. Pagkatapos mo siyang i-recognize, breathe, then pray. And then I want to read a Bible verse by Philippians chapter 4, verse 6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. So guys, pag-pray nyo lang yan na mawala yung thought na yan kasi God will take them away from you. Take all your worries, your anxieties, your depressions because, you know, ayaw niya na nasasaktan yung anak niya. So, yun. The third and last one is to shine your brightest light is to be who you truly are. So, nakakakita ko lang siya actually nung Monday. Na-inspire ako dun. Meron din ako eh, yung isa yung shine brighter than the other stars. By shining brighter, paano ba mag-shine bright? Ano ba? Kakanta ko, shine bright like a diamond? Hindi. You just have to be who you truly are. Don't mind the opinion of other people. You have to shine your brightest star. Gawin mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo kasi at the end of the day, ang mahalaga is you're happy. You're happy with the decisions that you made. Kaya, okay lang yan. Pagpatuloy mo yan. Ipaglaban mo yung karapatan mong maging masaya. So, yun lang, guys. I hope you learned something from me. Remember to live your life to the fullest. Ayun, tapos na. Thank you, guys, for watching, and I'll see you in my next one. Peace out, people. Okay, bye, guys. Love you all. Knocks number.
Well, that was the first kumbaga yun yung pinakaunang kumbaga pinang din kumbaga yun yung ilang